Hello guys, si Susan Onito dito sa Teach Me How YouTube channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay investment, negosyo at yung mga bagay na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng financial transformation. Okay, so huwag na natin patagalin to, but please make sure to subscribe and pakihit mo na rin yung bell icon para wala kang mamiss sa aking mga videos. Okay, so kung ikaw yung tao na mahilig at gustong-gusto mo na magkaroon ka ng transformation, mabago ang takbo ng buhay mo. So, dito ka na, okay? Dahil this video is for you. Okay? So, paano mo mag-start ng isang negosyo, ng isang business kamukha ng food cart na hindi mo kailangan mag-franchise? So, iyan ang didiscuss natin. Okay? So, let's start! So, first in the list, hanap ka ng right location. Pag sinabing right location, ito yung strategic location, malapit sa lahat ng mga establishment, commercial establishment, at heavy ang foot traffic. Okay, pag sinabing heavy ang foot traffic, ibig sabihin maraming dumadaan, kahit na anong oras man yan. Okay? And malapit sa mga tindahan, mga health center, barangay hall, kung nasa probinsya ka, di ba? Tapos, kung nasa city ka naman, ganun din, at least yung exposed sa maraming tao. Napaka-importante niyang location, okay? Kasi kung magbi-business ka at wala nakakakita, walang bibili. Okay? So, number two is decide mo kung ano ba yung produkto na ininegosyo mo, ikikerry mo dun sa iyong food cart business, okay? Kung sabihin natin gusto mong mag-fishball, kahit sa palengke lang meron yan. Okay? So, hindi mo na kailangang kumuha pa, mag-source out pa sa Manila kung nasa probinsya ka to avoid shipping fees. Okay? Punta ka lang sa palengke and check mo kung pwede kang kumuha sa kanila regularly in consistent basis. Okay? So, number three is hanap ka, kamukha nung related sa number two, hanap ka ng supplier na very affordable at makakapag-supply sa'yo in consistent basis, okay? So, sa case ko, meron akong burger, meron akong pizza, meron akong milk tea, and lahat ng mga suppliers na yon talagang hinanap ko lang online, and then, yung iba naman doon, talagang pinuntahan ko doon sa location, sa address niya, italam ko talaga kung masarap ba yung pizza niya, and so far, the best yung pizza. Okay? Kaya yun yung kineri ko na brand. Okay? So, dapat ganun ang gawin mo. Maghanap ka lang sa lugar niyo. At least, hindi ka lalayo ng mga ilang kilometro. Lumayo ka man. Huwag masyado malayo. Para to avoid nga shipping fees. Okay? Tapos, yung sa milk tea ko naman, meron din nagtitinda dito o yung supplier na Enjoy Products na yun ang kinikerry ko, and then, kumbaga parang in-enhance ko na lang yung kanyang lasa. Okay? So, pag ganun-ganun lang, para at least makapag-umpisa ka. Okay. Next is, make sure na complete na yung necessary things from utensils, oven, grill, freezer, yung mga dispenser, ano pa ba. So, lahat ng bagay na gagamitin mo, kailangan meron ka na. Okay, bago ka pa mag-imposa. Hindi yung kung kailan mag-start ka na bukas, mag-open na yung store mo bukas, wala pa lang toothpick, wala pa lang tissue paper or napkin, di ba? So, dapat lahat yun naka-prepare na, nakahanda na prior to opening. Okay? So, number five is hire your neighbor or kung sino man yung pwede mong pagkatiwalaan. And then, natutulong sa'yo as tindera or tindero. Okay? Kasi for start, kailangan yung tiwala ka, di ba? Kasi mahirap yung mag-uumpisa ka kagad nang hindi mo pa ganong kakilala yung tao. Okay? Pero much better kung ikaw na lang muna yung magsisimula to avoid operating costs, di ba? Para mas lesser yung operating expenses mo. Okay? So, number six is, pwede kang magpa-customize ng food cart table. Okay? Yung mismong kiosk
kasi madali namang gawin niya. Kung meron kang kilala na karpintero sa lugar nyo, sa bayan nyo, pwede kang magpa-customize ng ganyang klase ng food cart. Actually, pwede kang mag-research sa Google. I-Google mo yung food cart design at makikita mo napakadaming klase ng food cart design na pwede mong gamitin o pwede mong parisan, okay? Pero for a start, kung wala kang mang budget para doon, pwedeng kahit maliit na table lang, okay? And then, once na kumita ka na, doon ka mag-add ng furnishing. Okay? Okay ba yun? So, next is number 7. Dapat i-train mo ng mabuti yung tao mo. Okay? Before opening the store. Okay? Kasi ang daming things na dapat i-consider dun sa training. For example, yung personal hygiene ng tao. Kasi syempre, di ba, meron tayong tinatawag na food safety dahil ang hahawakan niya ay pagkain at napaka-importante na malinis yung nagahawa. So, kailangan may gloves, kailangan may mask, yung facial mask kung kailangan pag naghihiwa siya or nagluluto. And, of course, yung hindi naman helmet, okay? Ano lang, hair net, okay? Kailangan yon para hindi malaglagan ng buhok yung kanyang nilulutong pagkain. Okay, kasi napaka-importante ng food safety para sa mga customer kasi pagka merong nagreklamo na madumi yung pagkain, eh baka mababan ka, di ba? Pwedeng pasara ng DTI yung store. Okay? So, importante yan. And then, number 8 is make sure na meron ka ding list of inventories ng mga produkto mo. Alam mo kung ano yung laman ng tindahan mo. Ano-ano ba yung from the smallest to highest product o na produkto na nasa loob mismo ng tindahan. Okay? Yung sabihin natin, yung consumable at saka yung mga hindi consumable, lahat nandoon. Okay? And then yung consumable naman, dapat trinatrack mo siya every day sa morning at saka sa evening after nung closing. Alam mo kung ilan yung na-less mong product, kung ano yung nabenta para ilaless mo dun sa iyong inventory. Okay? And then number 9, medyo mabilis tayo. Kung ready ka na, syempre, kailangan natin ng guidance. Okay? So, pray for guidance na sana maging successful ang iyong first day ng opening. Hindi lang first day, kundi the rest of the your journey sa pagbibusiness. Okay? So, kailangan humihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon dahil syempre, siya yung nakakaalam what is best for us. Okay? So, yun dapat yung ano, yung ginagawa natin bago tayo gumawa ng any decision. Okay? And number 10, syempre, finally, it is now time to open your store to the public. Okay? So, pagdating ng opening, syempre, dapat meron kang bonggang-bonggang sabihin natin, meron kang konting music, meron kang konting hindi naman, yung iba kasi naglalagay pa ng ano ng logo dito sa mga sides para pang-attack ba ng mga tao, di ba? Usually pag franchise ganyan, di ba? Maglalagay sila ng music para maka-attract sa mga tao. Uy, may bago dito ng store, punta tayo doon. Di ba? May bagong burger stand doon or hot dog stand or pizza stand. So, malalaman kagad ng tao na merong nag-exist ka, di ba? So, isa 'yon sa mga strategy. Okay? So, I hope meron kang natutunan sa aking very short video tutorial kung paano ka magsisimula ng food business sa isang food cart, okay? Na hindi mo kailangan mag-franchise. Okay? So, thank you for watching. Special
thanks to Joe Cortez for giving me this opportunity para i-share ko sa kanya itong videos ko, for collaborating with him. Thank you, Joe. God bless. And sana mag-subscribe kayo. Like and subscribe, and paki-hit na rin yung bell icon. Okay? So, bye-bye. God bless.